Sa tindi po ng init ng panahon, ilang estudyante sa Quezon Province ang nahimatay sa loob ng eskwalahan. Sa bayan ng Tagkawayan, isang batang lalaki ang pinaypayan ng mga guro matapos himatayin. Dahil dito, umaga lamang muna ang face-to-face classes sa ilang paaralan doon. Modular distance learning naman sa hapon. Problema na rin ang supply ng tubig sa Baguio City dahil po sa mainit na panahon na epekto pa rin ang El Nino. Bumaba na ang supply ng tubig sa ilang water reservoir sa City of Pines. Sa projection ng Baguio Water District, hanggang Mayo na lamang ang supply ng tubig sa Santo Tomas Rain Basin. Mahigit 4,000 na bahay na rin ang nakararanas ng kawalan o limitadong supply ng tubig. Patuloy naman ang monitoring ng water district sa iba pang water sources. Sa tala po ng Department of Agriculture, mahigit 2.6 billion pesos na ang halaga ng pinsala ng El Nino sa agrikultura sa buong bansa. Apektado po rito ang mahigit 50,000 magsasaka. Pinaka-apektado ang palayan na nasa 1.7 billion pesos na ang pinsala. Pumapangalawa naman ang mais. Mahigit 1 billion pesos na halaga ng tulong na ang naipaabot ng DA sa mga magsasaka. Kabilang po dito ang seedlings, fertilizers, native animals, cloud seedings at irrigation canal. Mga kapuso, magpapatuloy ang matinding init at atilinsangan sa bansa ngayon pong araw. Muling paalala ng PAGASA, posible ang heat cramps, heat exhaustion o kaya heat stroke sa ilang vulnerable sa mga yan. Posibleng umabot sa danger level na 43 degrees Celsius ang heat index sa Katarman, Northern Samar, 42 degrees Celsius sa Dagupan, Pangasinan, Sangley Point sa Cavite, Puerto Princesa, Palawan, Pili, Camarines Sur, Dumangas, Iloilo at sa Zamboanga City. Extreme caution level naman ang 41 degrees Celsius na posibleng heat index sa Pasay City. Dito po yan sa Metro Manila, maging sa Apari at Tugigaraw sa Cagayan, Aborlan, Palawan, Rojas, Capiz, Iloilo City, Tacloban, Leyte, Giwan, Eastern Samar at sa Cotabato City. Ayon sa PAGASA, patuloy na nakaapekto sa eastern section ng Northern Luzon ang ridge ng high pressure area, habang ang easterlies naman ang umiiral sa Visayas at sa Mindanao. Halos buong bansa, kasama na po ang Metro Manila, ay magkakaroon ng maayos na panahon maliban sa ilang lugar na posibleng makaranas ng light to moderate rains base po sa rainfall forecast ng Metro Weather. Tungkol naman sa tubig sa mga dam, 7 dam dito sa Luzon ang nakapagtala ng mababang water level sa nakalipas na 24 oras. Yan po ang Angat, Ipo, Ambuklaw, Binga, San Roque, Pantabangan at Caliraya Reservoirs, ayon po sa PAGASA. Nananatili pa namang mataas sa 180 meters na minimum operating level ang tubig sa Angat. Tumaas naman ang water level hanggang ngayong araw sa Magat Reservoir habang walang pinagbago sa La Mesa Dam. Nagbawas na po ng water pressure ang MWSS na nanggagaling sa Angat Dam dahil sa bumababa pa rin water level doon. Dito po nanggagaling ang tubig sa mga gripo natin ng mga taga Metro Manila at kalapit probinsya. Pag-usapan natin yan kasama si Engineer Patrick Dizon, Department Manager ng Water and Sewerage Management at tagapagsalita ng MWSS. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi at Connie at sa lahat po ng nakikinig po sa or nanonood po ng inyong pong programa. Engineer, good morning. Ano pong mga konsiderasyon ninyo bago ipatupad yung pagbabawas po sa pressure ng tubig para sa domestic use? Opo. Connie, ginagawa po natin itong pagbabawas po no sa lakas ng tubig po sa ating pipe system as part po ng ating pong water management strategies po no para makatipid po tayo ng tubig at para din po mabawasan itong ating pong tinatawag na non-revenue water. So para maintindihan po ng ating pong kababayan, itong non-revenue water ay ito po yung mga tubig po no na natatapon po sa ating sistema at hindi po natin ito nagagamit. So might as well po no makatch po natin ito at masave para po may magamit po tayo sa susunod na araw. So ayon naman po sa aming pong pag-aaral, Ms. Connie, no, ay nababawasan po talaga itong mga losses na to kapag hinihinaan po natin yung ating pong pressure po no during the night time or during the off peak hours po no na kung saan ay kokonti yung mga customers po natin na gumagamit ng tubig at doon po tayo nakapag-conduct po ng mga repair works activities. I see. Pero sa ngayon po ba gaano nakarami yung ibinawas po ng pressure ng tubig natin at ano yung effect niyan na mararamdaman ng mga consumers?
Tulad nga ng nabanggit ko kanina, Connie, ano, ang ginagawa po nating itong pagbabawas ay during off-peak hours po, no, mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga, dito po natin binabawasan po yung pressures. So kaya po tayo nag-decide po, no, sa ganitong oras para po less yung inconvenience po natin sa ating po mga customers. Kung mapapansin po natin ay humihina lamang po, no, yung tulo po ng tubig sa ating po mga faucets sa mga ganitong oras. So ulitin ko, Ms. Connie, no, na hindi po mawawalan po ng tubig yung ating po mga customers, kundi mababawasan lamang po yung pressure po ng tubig. Malinaw na po. Salamat. Aabot po ba tayo dun sa pagrarasyon ng tubig o rotational water interruption sakaling lumala pa yung epekto ng mainit na panahon? Sa ngayon, Rafi, no, ay hindi naman po natin nakikita na magkakaroon po ng rationing po, no, sa ating mga service areas. Kung yung mga waters, scheduled water interruption po sa ating mga lugar, ay ito po yung kung saan po ay ginagawa naman natin as part po ng mga maintenance activities po, no, para mapabuti po natin yung servisyo po natin sa ating mga customers. But nevertheless, Rafi, no, ay nakaanda naman po tayo sa worst case scenarios na may experience po natin. So yung mga bagong planta po natin ay naitayo na natin sa Laguna Lake, mga deep wells na na-rehabilitate po natin at mga static or mga mobile water tanks po natin na ready to deploy na din just in case po, no, para sa mga customers po natin na maapektuhan. Linawin ko lamang po yung nabanggit nyo kanina, yung mga tubig na hindi na nasasayang, hindi nagagamit. Kabilang po dito yung mga tagas, hindi ba? So dapat kung may tagas, report ka agad po sa mga kinauukulan. Apo, tama po, no, ay pwede po tayong mag-send po, no, ng messages po sa mga Facebook Facebook website po ng MWSS Manila Water kung may nakikita po tayong mga leaks po sa ating daan para ma-repair po natin kaagad. Ano po pong mensahe niyo sa mga consumer ngayong mainit ang panahon? Apo, sa ngayon po, no, tulad din po nga sinasabi po natin, actually mainit nga po yung talaga yung panahon, pero huwag muna natin itong gawing reason as para po makapagsayang po ng tubig. Kaya iniling po natin yung ating pong kababayan na makipagtulungan po sa atin sa wise po na paggamit ng tubig po. Okay, maraming salamat po, Engineer Patrick Dizon ng MWSS. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso Abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.